ka ba? Gumising ka nga. Bakit babaliw na baliw ka sa gilyar na yun? My God, hindi lang siya isang playboy. He's a gold digger. Isang gigolo. Wala naman siyang kinukuha sa kaking na kahit ano ah. And I know he loved me that much, kaya... You love him that much, kaya ka nagbubulag-bulagan sa kanya. For Christ's sake, Avery, kailangan siya sa'yo. Ikaw na anak ng multi-millionaire businessman na si Don Pablito the Junkie at ng award-winning actress na si Gina Reeves, ay boyfriend ng isang dating macho dancer na ngayon ay trying hard na magpaka-businessman ngayong hindi naman marunong. Pwede ba? Pakiuntog nga muna sa padrayang ulo mo at nang matauhan ka. Naiinis na yung wika ng best friend niyang si Hillary. Kapag nalaman ng papa mo na hindi mo pa rin kinakalasan ang lalaking iyon, baka tuluyan kaya niyang alisan ng mana. Napabuntong hininga na lang si Avery. Alam naman niya iyon, pero hindi niya alam kung bakit patuloy siyang nagpapakabaliw sa lalaking iyon at patuloy na binibigyan ng katwiran ng pagmamahal niya rito. Gayong siya mismo ay hindi matanggap na ito nga ang boyfriend niya. Siguro dahil talagang gusto niyang suwayin ang utos ng kanyang ama. Kahit naman sinong maging boyfriend ko, no? Noon pa man tutol na si Papa. Wala namang perpektong lalaki sa kanya kung di yung mga gusto niyang ereto sa akin. Gusto lang naman niyang mapaayos kay. Hindi na lang siya kubibo. Paulit-ulit na lang niyang naririnig ang ganoong katwiran. He just want the best for her. So wait, ano bang best para sa kanya? Hindi ba yung maging masaya siya? O ano? Hindi ka na nakakibori yan. Ano pa ba naman ang sasabihin ko? Sinabi mo ng lahat. Hayaan mo. Baka magising din ako sa kahibangan ko sa kanya. Hail, kailan kaya iyon? Sana'y malapit na. Mukhang tama si Hillary. Mukhang malapit na yatang magising si Avery. Dahil ng hapon iyon, isang eksena ang nasaksihan niya na magpapabago sa kanyang buhay. Ma'am, kayo pala. Nasa itaas pa ho si Sir Gilliard. Baka maya-maya pa ho bababa yun. Tatawagan ko na ho ba? Ah, hindi na. Ako na lang ang aakyat. Wika ni Avery sa security guard na nakatalaga sa main entrance ng apat na palapag na lumang building na yun kung saan may inuupahang unit si Gilliard para sa bagong tayo nitong business na recruitment and promotion agency na nagpapadala ng mga talent sa Japan at Korea. Okay. Dumiritsa na nga si Avery sa hagdan dahil wala namang elevator ang building na yun na palapit na rin kumandidatos for demolition dahil sa kalumaan. Kung nagkataon lang na hindi niya mahal si Gilliard, never siyang tumuntong sa lugar na yun na mas mukhang abandoned building kaysa opisina. Matapos hingalin si Avery sa pag-akyat sa hagdan hanggang sa ika-apat na palapag kung saan naroon ang opisina ng nobyo, tinalunto naman niyang mahabang pasilyo na ang nararaanan niyang wall ay halos bakbak na ang pintura at mukhang maraming ipis na nagtatago. Nang sa wakas ay sinapit niyang opisina ni Gilliard na nasa dulo ng pasilyo, ay akmang kakatok sana ang dalaga. Gilliard, ano ka ba? Ay, sinunda ng babae ng hagik-hikang salita. Ay, huwag dyan. May kiliti ako riyan. Tila may bulkang gustong sumabog sa tuktok ni Avery at malas niyang itinulak ang pinto. Ha? Avery, sabay pang napamangang naghaharutan sa loob. Oh God! Tila pinagsakluba ng langit at lupa si Avery nang masaksihan niya kung ano ang ayos na naghaharutan sa loob dalawa. Si Gilliard nakaupo sa swivel chair nito habang ang sekretary tong si Mimosa ay nakakandong dito at nakataas pa ang dalawang paa sa katanga ng kamay ng swivel chair habang nakabukas ang mga botones ng blosa nito at gusot-gusot ang buhok. Avery, I can explain. Hindi na niya pinatapos ang iba pang sasabihin ng lalaki. Binirahanan niya ng talikod at takbo patungo sa hagdan. Avery, wait, let me explain. Hindi na niya pinansin ang tinig na iyon. Eksaktong nakababa na siya sa hagdan, ay dumiretso siya sa exit door at tinungo ang parking lot kung saan naroon ang kanyang kotse. Avery, wait. Ang tingin niya kay Gilliard na nakaharang sa daraan ng kanyang kotse ay zombie, kaya dire-diretso ang kanyang patakbo at talagang balak niyang bunguin ito. Shit! Mabuti na lang at nakailag ang lalaki. Kahit gahanip na lang ang pagitan ng sasakyan sa katawan nito. Damn you, Avery. Damn you. Naulinigan man niya ang galit na sigaw ng dating nobyo. Baliwala na iyon sa kanya. Ngayon higit kailanman, pinagsisisihan niya kung bakit siya nagpakabaliw sa lalaking iyon.
Pero pagkatapos ng bumubugsong galit sa kanyang puso, damang-daman ni Avery ngayon ang sakit at hindi matatawarang lungkot dahil sa natuklas ang kataksila ng katipan. Humantong siya sa isang bahagi ng Rojas Boulevard kung saan ipinarada niya ang kanyang kotse sa gilid ng dagat. Kung tutuusin, madilim na ang paligid dahil kanina pa lumubog ang araw. Pero marami pa rin naglalakad sa baywalk dahil binuksan naman ng mga ilaw sa poste at nagsimula na nim kumukuti-kutita pa mga ilaw sa iba pang establishmento na nasa paligid ng lugar. Nanatili lang sa loob ng kanyang sasakyan na tented ang salamin si Avery. Nakikinig siya sa malamis na tugtugin nagmumula sa bukas na car stereo. Nakatitig lang siya sa karagatan at kung minsan ay napapasunod ang tingin niya sa mga naglalakad na karamihan ay magnobyo o mag-asawang magkahawak ang mga kamay. Hanggang lumipas ang maraming sandali, hanggang maging isang oras, dalawa, tatlo. Alas 9 na pala, nakadaman ang paghapdi ng sikmura si Avery kaya ay pinasya niyang bumaba ng sasakyan at umawid sa kabilang kalsada para bumili ng kahit anong mga kain sa isang convenience store. Gatorade at Chopa ang binili niya. Matapos isang bayaran sa cashier, ay nilapag muna niya sa counter ang supot niyon at inilagay sa kanyang wallet ang sukli. Pagkaway lumabas na siya at tumawid pabalik sa kanyang kotse. Pasakay na siya sa kanyang sasakyan nang matigilan siya. Shit, nakalimutan ko sa counter ang binili ko. Baka may makakuhang iba. May pagmamadaling tumawid sa kalsadang dalaga para balikan ang kanyang binili. Malayo pa lang ay tanaw na niya sa salamin ng convenience store ang isang lalaki patungo sa pinto para lumabas. Bitbit ito ang isang supot na may lamang shofa at Gatorade. Aba't kinuha nga ng lalaking itong shofa ko. Akin yun na. Nanggigigil siya sa inis. Hindi pwede yun. Akin yun. Ang mga itutulok niya ang pinto para buksan iyon nang hilahin naman ito para lumabas. Nagtama ang mga mata nila nang magkasalubong sila sa pinto. Mabilis niyang pinag-aralan ang anyo ng lalaki. Dirty macho is the right word para describe ang lalaki. Pantalong maong na butas sa tuhod, sandong puti na pinatungan ng maong na jacket. Nabukas kaya kita ang nakabakat ng mga abs nito, pati na ang malapad na dibdib. Well, he's tall, dark, and handsome in the real sense of that word. Bahagyang kumulot ang noo ng lalaki nang mapansin galit ang titig niya rito. Excuse me, akabang hahakabang ito para lampasan siya. Pero bigla siyang humarang sa daraanan nito. Excuse me. Muli nitong humakabang sa kabilang panig para iwasan siya. Pero muling humarang si Avery sa daraanan nito. Miss, ang sabi ko, akin na nga ito. Inis na hinablot niya ang hawak nitong plastic at dinokot ang shopaw. Pagkaway walang anumang kinain iyon habang namamangha ang titig sa kanya ng lalaki. Ilang uyaan lang at ubos na niya ang shopaw. Ang sumunod naman niyang kinuha sa plastic ay ang bote ng Gatorade at agad na binuksan niya iyon. Pagkaway diretso niyang tinungga hanggang sa humigit sa kalahati ang bawas niya. Isang malakas na dighay ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ha! Lalong namang ha ang lalaki. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. But who cares kung nawalan siya ng poise sa harap nito? Oh, iyon na. Isiniksik niya sa kamay nito ang supot at bote ng Gatorade sa kataas noong tumalikod siya habang humakbang palayo. Napakamot na lang sa ulo ang lalaki. Habang nakasunod ang tingin kay Avery, pagkaway natitigan ito ang basyon ng bote ng Gatorade at ang plastic na walang laman. Muling hinawal ang tingin ng lalaki si Avery. Pagkaway napangiti ito. Pero bahagyaring kumulot ang noo nang makita.